Hey guys, Gio here of Jubel Call Center. Ngayong araw, ituturo ko sa inyo kung paano mag-breed ng koi fish. How to breed koi fish in natural way lang guys. Okay, stay tuned. Let's go! Huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang bell notification button para ma-update. Una sa lahat guys, maganda kayo ng mga kakailangan nyo sa pag-breed ng koi fish. Una, syempre, kailangan nyo ng breeding tanks. Kung meron kayong extra na cemented pan para breeding pan, pwede na rin. If wala guys, pwede naman kayong gumamit nito. Kiddie pool, yung swim buoy, yung inflatable kiddie pool. At saka itong itong foldable na pan. Mabibili din niyo ito sa Shopee or sa Lazada or sa mga malapit na tindahan sa inyong lugar. Pero mas okay siguro kung mag-order kayo sa Shopee or Lazada ngayon naka-ICQ tayo. So, pwede din ito gagamitin nyo guys. Or pwede din kayong gagawa ng trapal pan kung medyo kunti lang budget nyo. Pangalawa, kailangan nyo nito na breeding spoon media. Ito, mabili din nyo ito sa Shopee or sa Lazada. Ito, para siyang filter brush pero mahaba siya. Ito, spawning brush na galing sa China din ito. Meron din sa AliExpress kung meron kayong access. Pero matagal dumating. So, sa Shopee na lang or Lazada. Pwede na ka din kayong gagawa ito. Pwede yung yung pang tali, yung rope, plastic rope or yung sako. Anunin mo lang, sisirain nyo lang yung sako ng bigas. Pwede din, or yarn. Kasi kailangan nila ng spawning media, masistimulate silang mag spawn. Kasi sa kanilang natural habitat, nagawa sila ng yung mga plants, gagawin nilang nest bago sila itlog. Kung meron kayo nito natanim, yung hornwort, okay din ito. Kaso din, usually ang hornwort, nasa pan, may dala kasing predator. Minsan, nakatago dito yung mga dragonfly larvae at iba pang bugs. Kung itong gagamitin niyo, minsan, lalaki yung ito ng bugs. Hatakin yung mga fry niyo. So, hindi ako kung gano'n nag-recommend ito. So, para safe, ito lang. Yung nylon o plastic rope or yarn o itong spawning brush kasi malinis siya, walang mga predators na nakatira. So next is aerator guys. Maganda kayo ng aerator kasi ang aerator lang ang filter din nila. Ito ang mag-aerate ng eggs at natiling malinis ang quality ng water at hindi atakin ng bacteria. Ang aerator kasi double na yan siya, nag-aerate siya ng water, nag-add siya ng oxygen, tsaka filter na din siya. Next is methylene blue. Kailangan ninyo ng methylene blue kasi pagkatapos mag-itlog ng koi, mag-water change kayo at least 60% ng mag-water change kayo at least 60% and then lagyan nyo ng methylene blue para maprotektahan ng mga koi fish eggs from fungal attacks kasi atakin ng mga eggs ng fungus at ito ay ilang kanyang ikakamatay at hindi sila mag-isa. So, ito ang mga kailangan nyo kagamitan sa pag-breed. Okay guys, pro tips guys, kailangan nyo
i-breed yung mga koi fish breeder nyo kung sila ay nasa tamang edad. So para sa female, yung tamang edad, yung breeding maturity age ng female koi fish ay nasa 3 taon. At yung male naman ay nasa 2 taon, at least 2 years ang iyang ang kaniyang breeding maturity age ng lalaking koi fish, ng male koi fish. So bakit kailangan natin na i-breed sila sa tamang breeding maturity age? Kasi ang reason yan guys, tulad nito, ang babae na koi fish dapat na sa breeding maturity age siya kasi ito ang main reason niya. Itong itlog ng female koi fish kung nasa tamang edad siya ay ang kaniyang ito yung outer layer ng koi fish eggs ay tinatawag na cell membrane ng koi fish eggs ay makapal. So meaning protektado ang koi fish sa loob at siya ay ang koi fry sa loob ay protektado, kaya ito ay lalaking madidevelop na malusog. Malulusog ang mga koi fry niya. So pag medyo bata lang siya kasi at 1 year old nagsimulan silang mag-spawn. Kaso manipis yung ano cell membrane ng itlog niya at yung mga fry niya ay mahina at daling mamamatay. Yun ang pinaka rason kung bakit kailangan mong mag-breed ng tamang edad, tamang breeding maturity age. Hindi sa size guys. Kasi minsan mayroong koi na malalaki na siya, akala nyo na nasa breeding maturity na siya kasi malaki. Pero bata pa lang. So kailangan malaman nyo ang edad ng koi fish nyo. At ang recommended age ay for female koi fish ay at least 3 years old. So sa sinabi ko na dahil ito ang rason niya, dapat sa maturity age siya para makapal ang cell membrane ng eggs ng koi fish. At saka sa male din, mas potent ang kaniyang sperms pag nasa 2 years old na siya, nasa breeding maturity age siya. So ito yung tandaan nyo guys, dapat malaman nyo talaga ang edad. Hindi kayo mag-base sa size kasi mayroong malalaking koi kahit bata pa. At saka mayroon din namang maliliit pa na koi pero na-stunted lang ang growth nila. Pero nasa breeding maturity age na sila, pwede siyang breed. So ito din guys, dapat mag-breed kayo kung full moon. Kasi ang full moon, nakakatulong din mag-stimulate ng koi fish na mag-breed. And also guys, isa sa rason kung bakit kailangan ng lalaki koi na sa tamang edad, kasi sa tamang edad lalabas ang breeding traits niya. Malalaman mo kung ang lalaking koi ay handang mag-breed. Isang indication ay itong dito nga area sa pectoral fin ay lalabas na tubercles. Yung medyo parang puting-puti dito lalabas. At saka dito sa may face niya, lalabas ang mga breeding tubercles. Yung medyo hait na puti-puti, mga breeding stars dito sa pictorial area at saka dito sa may face. Ang purpose nito, bakit lalabas ito during breeding maturity age? Mag-stimulate. Ito ay mubag-id sa babae na female. Sa Tagalog yung mubag-id? Tatama itong
ano, yung mga breeding stars dito sa katawan ng babae. Ito, kahit saan. Mag-help din ito, ma-stimulate ang babae na mag-spawn. Yan ang isang rason. Dapat kailangan talaga niyo ng breeding maturity age, hindi sa base sa size, kasi sa sinabi ko na kanina, mayroong maliliit o malalaki na koi fish pero bata pa siya, lalo na pag nire-raise siya sa mud pan at yan, maraming siyang makakain at malapad ang lugar, lalaki siya kahit 1 year old, mabilis siyang lalaki, at yung mga jumbo type din mabilis yung lumaki. So kailangan malaman nyo talaga ang age ng mga breeder. Okay guys, ngayon guys, kukuha na tayo ng babae ng koi fish female breeder at isi-separate natin siya sa mga lalaki ng koi fish para makapag-ipon siya ng itlog, kasi pag nasa common pan siya, hindi natin mamalayan na breed siya ng mga lalaki, minimate siya ng mga lalaki at hindi siya makaipon ng itlog. Mapapansin nyo, manipis pang katawan niya, yung, especially yung abdomen area niya, kasi wala pang masyadong itlog na didevelop. Kaya gawin natin, i-separate muna natin siya sa ibang lalagyan for a few weeks or a month, depende yan sa development niya. Pakainin natin siya ng sari-saring matataas na protina na mga pagkain, especially live foods, Daphnia magna, earthworm, at iba pang masus. A few weeks later or a month, guys, pag malaki na ang tiyan niya, yan, mapapansin nyo, malalaki na ang tiyan niya, meaning dami na yung itlog at handa na i-breed. Ilalagay na sila, na ilalagay na natin ang female koi fish breeder natin together sa mga lalaki sa breeding tank. Kasi handa na yan, dami ng itlog. Makita nyo, dami ng itlog sa tummy niya. Tingnan nyo. Ayan, ilalagay na natin sila sa breeding tank. Usually, mga 5:30 to 6 nyo ilalagay. Kasi usually, mag-spawn sila during starting from 10 p.m. Patungo na yan sa... usually, guys, mag-breed sila, mag-start na as early as 10 or sometimes 9 sa gabi. Onward na yan guys sa ayan, kadlawon yung dawn, ano yan sa Tagalog, hanggang madaling araw guys. At minsan naabot ng 6 to 7 a.m. so tingnan nyo, ganyan ang mag-spawn sila guys, ganyan ang behavior nila. Ito ay live spawning. Tinichase ng mga lalaki ang babae at i-bump nila sa sa pan wall or sa nesting media nyo. So at that time, kapag nababump na ng lalaki yung mga lalaki yung female sa pan wall or sa ganyan, tingnan nyo, bang, yan, at that time pag nababump siya, yan, ganyan, nare-release din ang mga eggs. At the same time, release ng sperm ang mga lalaki, nagpe-fertilize yun ng eggs. Yan, tingnan nyo, okay, yan, tingnan nyo, yan, ni-chase niya nila yung babae na koi fish. Yan, tingnan nyo. Yan, yan guys, yan, tingnan nyo ha. Tingnan nyo din ang behavior ng female, o parang pinag-gather niya yung nesting media. Yan ang behavior niya sa sa natural habitat. Yan, lumabas na yan ang itlog ng female koi fish breeder at sperm at the same time ng mga lalaking koi fish breeders.
Yan o. Yan guys. Tingnan nyo. Oops. Tingnan nyo guys. Yan. Okay. Yan. Okay, yan guys. Oops. Yan. Bang! Ayan, nare-release ko yan. Oops. Yan yun guys. Ready? One. Sticky. Ayan. Okay. Bump mo. Yan. Take note pala guys, dapat dalawa lang ang lalaki na koi fish breeders lagay nyo, kasi pag madami yung isa na hindi interesado, hindi prepared magbreed o mawalan din gana kasi sobrang dami, ang trabaho na lang ng hindi na lalaki na hindi nag-breed ay kakainin yung mga itlog. So kailangan dalawa lang ang lalaki na koi fish breeders ang ilagay nyo guys. Limutan kong sabihin sa inyo. Ayan guys, after huminto sila ng ganito na behavior guys, kukunin mo na lang, kukunin nyo na ang koi fish breeders at iwanan nyo lang ang mga koi eggs. Mag-perform kayo ng water change at least 60% para hindi babaho ang tubig nyo. Okay guys. Ayan guys, pagkatapos nilang mag-breed, mag-spawn ang ating mga koi fish breeders, kukunin na natin sila sa breeding tanks, both female and males. At hayaan natin ang mga itlog. So, yung water change tayo 60% at pagkatapos lagyan natin ng methylene blue. Ito, methylene blue guys. Yan, methylene blue. Ilalagyan natin ng methylene blue para hindi atakin ng fungus yung koi fish eggs natin. Yan. Spread lang natin all over sa breeding tanks. Lagyan natin ng enough para hanggang magbublue ang kulay niya. Yan. Para maputik ta ng mga itlog sa fungus. Yan. Tapos na guys ang koi fish breeding natin. Comment down below kung meron kayong tanong. Lagyan pa natin ng aerator guys. Don't forget. Para mag-aerate. Ang aerator kasi mag-serve as filter filtration ng eggs para matiliin na malinis ang water. Ayan, ito ang mga koi fish eggs guys, so tingnan nyo. Ayan, ang dami ito ang mga kulay ng mga koi fish eggs na fertilized, medyo golden yellow brownish siya guys. Ayan, tingnan nyo ang mga koi fish eggs. Ayan, yung medyo puti hindi yan na fertilized, yung mga brownish yellow lang fertile. Yan guys, kung mayroong tanong kayo guys, comment down below guys. Don't forget to hit like and subscribe and share. Sharing is caring and loving. Please help support my channel by sharing, liking. Okay guys, thank you. Stay at home, keep safe everyone. God bless us. Happy fish keeping to all.